Hello kids, good morning. And sa mga parents po nila na nandyan, good morning po parents and guardians. Welcome to our very first webinar for the primary pupils ng grades 1, 2, and 3. Yan, and I am proud and honored to introduce to you ang ating speaker. For sure, nakikita niyo siya sa screen ngayon. Yan, kilalang-kilala niyo yan siya, di ba? Our speaker today is the program head lang naman of Ebenezer Bible College and Seminary Basic Education Department. Yan. She is a loving mother of two, and she just completed her Master's of Arts in Education, major in Early Childhood Development. Yan. She's no other than Teacher Esperanza DC Manantan. Okay, let's give her parang an online round of applause. Ayan, no? Teacher SP, bring it on. Okay, good morning. Good morning, kids. How are you? Good morning, parents. Sa mga parents dyan na nag-guys sa kanilang mga anak, good morning po sa inyong lahat, no? As what Teacher Steph said, this is our first webinar for the kids. Kasi nga, ganito yung situation natin ngayon, no? So, to me, this is also my first time. And talagang medyo mahirap talaga when we do it online. Not like before that we do it in the church. So, indeed, there is still, no, maraming mga challenges during this new normal. Okay? So, yes, for today, no, I want to share with you my screen. Diyan na ba? Nakikita na ba? Wala pa po, Teacher SP. Something wrong? Wala pa? Wait lang. Sit po lang. Problema. Yan, nandyan na? Yes, Teacher SP. Clear na clear. Okay, so, yan. Maybe I will enlarge it. Yan. Diyan na, no? Okay, so, kitang-kita na ba ang aking screen, children? Okay, so, this is our theme, no, for the whole webinar that we will be conducting, coping with the challenges of the new normal. Okay, so, I'd like you to see the screen that I will be presenting to you. Okay, how do you feel today? O yan. So, titignan niyo dito sa mga papakita kong mga pictures. Asaan dito sa mga pictures dito yung makaka-relate kayo? Okay. So, how do you feel today? Are you disappointed? Yan, yung umiiyak. Are you mad or angry? Yan, grabe no. And then, are you confused? Confused ka ba ngayon? Are you embarrassed? Parang medyo siguro napahiya ka. Are you embarrassed? Or are you bored? Okay, nabo-bored ka ba ngayon? Depressed. Very sad, no? Very sad, depressed. Or tired. Okay, so yan, tinulugan na niya ang kanyang mga ginagawa. Or frustrated. No, saan dyan? Sige, balikan natin ha. How do you feel today? Are you disappointed? Are you mad or angry? Are you confused or embarrassed? Are you bored or depressed? Or are you tired or frustrated? Okay, siguro pwede ninyong i-type yung mga ano ninyo, feeling ninyo, no, for today. Okay, sige, i-type ninyo dyan sa chat box natin. Kung may chance kayo mag-type, you can type, no? Tingnan natin yung mga feelings ninyo, okay? So, yan, yung mga feelings na yan, okay? So, then, I want to ask you again, why do you feel that way?
Eh, bakit ka ba disappointed today? Bakit ka ba confused, mad, angry, embarrassed, bored, depressed, tired, and frustrated? Okay, bakit nga ba? Why do you feel these emotions? Bakit nararamdaman mo ang lahat ng ito? Okay, so kids, okay, itong mga ito, we do not know na akala natin, no, mga adult experience ng stress. Okay? But do you know, kids, that even you also experience stress. The only difference is that kapag adult ka kasi, you can easily identify your stress. Alam mo siya. And of course, to many of us adult, no, they know how to cope up with their stress. Pero sa mga bata, hindi nila alam na yung mga nararamdaman nilang emotions, just like yung mga sinabi ko kanina, just few pa lang yun, ha, no? Yung mga emotions na yun, those are already signs of stress. So mga signs na yun, ang bata kasi hindi sila makakapag-express na nai-stress sila, but they express it, no, sa mga ginagawa nila. Okay, so parang nagbo-burst out na sila, ganun. So those are signs of stress. Okay, so ano nga ba ang stress? Siguro naririnig na ninyo itong stress na to, no? Pero ano ang ibig sabihin? Okay, what is stress? Stress is a continuous feelings of, wait lang ha, feelings of worry about your work or personal life that prevent you from relaxing. That is according to Longman Dictionary. Okay, so again, stress is a continuous feelings of worry about your work or personal life that prevent you from relaxing. So ibig sabihin, pag sinabi mong stress, it's a feeling of worry daw. Okay, you worry about your work. Of course, hindi yung work na parang ay nanay at saka tatay, kay ate, kuya, hindi yung work na ganoon. But there are other kind of words para sa mga bata. So, this pandemic, ano ba yung mga work na ginagawa ninyo? Siyempre, sa bahay, may mga chores kayo na ginagawa sa bahay, no, to help your parents. But, ano ba yung mga worries ninyo ngayon about your work? Okay, so siguro, no, you worry about your work, sheets. Ayan. You worry about your worksheets. And then you worry about your, before siguro, no? Kasi ngayon, wala naman ito. Homework. Oh, yan. You worry about your homework or any related, school-related work. So, itong mga ito ang nagpapa-stress karamihan sa mga estudyanteng katulad ninyo this time. Okay? So, you worry about your worksheets man yan, homework man yan, or any school-related work. So, yun. Kaya, you will feel stress. Okay? So, next. If you are stressed daw, you feel tense and anxious. So, feel tense yung bang hindi ka makaupo, parang, palagi kang kinakabahan, palagi kang gusto mo may hindi ka makaupo, parang ganun, balisa ka, ganyan. So anxious, worry because of difficulties in your life kasi may mga nahihirapan kang gawin. Yan. Kaya naman, you tend to worry, you tend to feel tense and you find it difficult. Kaya parang hindi mo siya ma-express. Hindi mo siya masabi sa mga parents na, stress ako. O, parang hindi mo masabi ganun. So, pero, you express this feeling through your different emotions. Kaya yung may umiiyak, o, bakit ka umiiyak? Yun pala stress. O, bakit ka nagdadabog? Ah, yun pala stress. Okay, so yun. Okay? So, kids, it's for kids, no, like you, no, they also feel stressed. Eh, nakakaramdam din sila ng kayo, mga bata, nakakaramdam din kayo ng stress, hindi lang sa mga adults. Okay? Yan. So, dahil may stress ka, okay, may mga, may stress ka dahil sa mga challenges that you are facing this time.
So ano ba yung mga challenges that you are facing this time, this pandemic, or this new normal education? Maraming mga challenges. Eh siguro narinig na rin ninyo yung challenge, o di ba? You always use that word challenge. But what does challenge mean? A challenge is something that puts you to the test. Okay, so kung may test yan siya, may testing, ibig sabihin, you will be challenged, like the things that you do for the first time. Okay, so karamihan, itong mga challenges na to, they happen when you do it the first time. Okay, yung mga first time mo na ginagawa, matcha-challenge ka talaga. Okay, kasi hindi mo alam kung ano gagawin mo. Just like the new normal, di ba? Hindi naman ito yung ginagawa natin before. Okay, it's not the normal thing that we do in the classroom. So we are challenged, no? We are stressed dahil sa mga ginagawa natin ngayon. Okay? A challenge can also mean difficult job. Okay, so difficult job daw. So itong mga ginagawa natin ngayon, hindi talaga easy ito, no? It's so difficult, napakahirap. Okay? So that's the meaning of challenge. Yung mga difficult job na ginagawa natin, mga first time natin na ginagawa sa buhay natin, especially this time of pandemic, those are challenges. Okay? So ano nga ba itong mga challenges na to? What are these challenges that we are facing this time of pandemic, especially this new normal education na tinatawag nila? Okay, so these are the 6 challenges to distance learning during the COVID-19 outbreak. Kung meron tayong 6 challenges, actually pinili ko na lang ito, no? Ito yung mga common, okay? Ito yung general, no? So yan. Okay, ito pinaka-first talaga, no, na challenge sa atin. Internet access. Even in the beginning of our school year, sa pagbukas ng ating school, ito na yung naging problem natin. Most of us, no? Hindi lang sa mga batang katulad ninyo, but even to us teachers, internet access. Kaya naman, during our class, naku, ang hirap talagang hirap na hirap talaga. So, yan. And look at the picture. Ano yung ginagawa ng teenager doon? Doon na siya sa tuktok ng bubong. Maybe you also watch some news na ganito yung mga ginagawa ng mga estudyante just to be able to access the internet para makakuha ng malakas na signal. Okay? So kung saan-saan sila pupunta. And that is one of the challenges that we are facing as students, no? You as students. Okay, even us teachers, mga working parents, work lahat, no? These are the challenges. Ito, number 2, shared computers. Okay, so nakita natin dyan, no? Yung dalawang bata, dalawang magkapatid, nag-aaway sila sa computer. Perhaps their parents cannot afford 2 computers or 2 laptops, no? Hindi sila maka-afford. But good, siguro maganda sa mga iba kapag 3 sila magkakapatid, 2 sila magkakapatid, tapos tag-isa sila talaga ng gadgets, then hindi masyadong maging problema. But to us, or to you, yung mga iba na 2 sila magkakapatid, yan nagiging problem talaga yan. Okay? If you share, if you are sharing your computers or your computer. Okay, next. Online versus traditional learning. Okay, so look at the picture, no? Before, we are having traditional learning or tinatawag nilang face-to-face learning. So, we have experience, there's interaction in the classroom, okay? We meet our friends every day. So, yung mga iba talagang very sad yan sila kasi hindi na nila nakikita yung, siguro na hindi na sila nakakapanghag sa mga teachers nila na palagi niyang ginagawa or sa mga friends ninyo, no? So, yan. So, mahirap talaga. And then, ito yung sa isa left na picture, yung bata, yung estudyante, siya na lang mismo nag-aaral sa sarili niya. So, these are challenges, no? Online versus traditional learning. Challenge yan sa ating this time. Okay. Next, parents at home. Okay. Ito yung mga, you know, problem ng mga bata this time, parents at home. Kasi sinasabi nila, mas stricto pa si nanay ko kaysa kay teacher. Okay. Kasi si mama, talagang gusto niya talaga ganito, no? Mas stricto pa si
Mama kay sakay, teacher dati, mas gusto ko na lang si ano, si teacher, sana mag face to face na lang tayo. Okay, so challenge yun sa inyo, no? Kasi syempre nandyan na ang mama, no? Mag-guide sa inyo. And sometimes kapag dalawa kayong magkapatid, no? Of course, si mama hindi makapag-attend sa inyo fully. So kailangan after sa iyo, punta na naman siya kay kuya o kay ate o sa younger sibling ninyo. Yan. Challenge din yan. Okay? Next. Yan. Parents at work. Yan. So yung mga dati niyong ginagawa, hindi pwede. Hindi pwedeng maingay sa bahay kasi doon nagtatrabaho si mama. Okay? Tingnan naman ninyo yung picture. No? Yung picture talagang sumasakit na ang ulo ni mama tapos maingay pa yung dalawa doon sa likuran niya. So, it's a challenge. Hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa, mag-ingay, kung ano-ano pa yan. Kasi nandoon si mama na nag-work sa bahay. Yan. Okay, so sino nakaka-relate dito, no? May mga mothers ba sa bahay? Working mom? May mga working mom ba? Yan. Next, sa pang-challenges. Uncertain duration daw. Eh, so hindi natin alam kung kailan matatapos itong pandemic. Kaya naman na-challenge tayo, no? Kayong mga bata, kasi iniisip ninyo, ay, kailan kaya kami makakampunta sa KCC? Hindi na kami makaalis dito. Puro na lang dito sa bahay. Boring, no? Boring. Hindi na makaalis. Okay. And then kahit din yung mga senior citizens natin before, di ba? Hindi sila makaalis. So, it's a challenge, no? Siguro, before, palagi kayong out, palagi mag-outing, punta sa mga parks, beaches, mga fast food, pero ngayon hindi na, okay? Just stay at home kasi nga, hindi pwede sa mga batang tulad nyo, okay? So, those are the 6 challenges, okay, that we are facing or you are facing this time as students. Okay, so next, what are the tips? Okay, ngayon naman tayo, tips naman. Anong gagawin natin? Okay, tips for online learning success and how to overcome challenges. Okay, so kanina mayroon tayong mga challenges. There are 6 challenges. And this time, we will know about the tips. No? Ano yung mga dapat natin gawin for online learning to become successful and to overcome the challenges. Okay, so, yan. So, ginawa ko siyang acronym para mas madali ninyo ma-remember. So, para mamaya, pagkatapos ng ano natin, ng webinar natin, alam, ma-memorize pa rin ninyo, no? Okay, so, ito, phrases. Okay, P-R-A-I-S-E-S. So, may mga meaning yan. Okay, again, it's phrases. Okay. So, P-R-A-I-S-E-S. May mga meaning yan. Okay. Ano kaya itong P? Okay. First tip, P. Yan. P stands for participate in online classes. Okay. So, kailangan mong mag-participate daw during online discussion. Bakit? Okay. You should attempt to participate in any online discussions. Don't be afraid. Huwag kang matakot, no? You can ask questions, no? You can, kailangan magsalita ka din doon. Hindi lang yung nananahimik ka lang, okay? And do not be afraid. Okay? Kailangan mag-participate. Okay, yan. So, participate in online discussions. Kung tinatanong ka ni teacher, do not be ashamed. Magsalita ka din doon. Okay? You open your webcam or your, ano yan, yung sa magsalita din, hindi yung palaging nagtatago, no? Natapos na ang online class, hindi pa narinig ni teacher yung voice mo, hindi pa nakita ng teacher yung mukha mo. Oh, so, kailangan, you need to participate. Yan, P. Next is R. Ano kaya itong R na ito? Okay? Any guess? Ano kaya itong R na ito? Okay, sige. R. R stands for remember to save everything. Okay, remember. Remember to save everything. Ano yung mga dapat nating i-remember? What are the things that we need to remember? Okay, so remember to save everything. Although ito siya is more on applicable siya sa mga adults, no?
Pero kayo din ng mga bata, you need to start doing this. You need to start practicing this. Remember to save everything, yung mga ginagawa ninyo online. Like for example, mayroon kayong mga tasks or worksheets or anything na ginagawa ninyo using your computer, no? So kailangan always remember to save. Kasi baka mama, hindi na ninyo mabalikan kasi mag-off na, no? So mahirap yon. Although ito siya, sabi ko nga, it's applicable to adults like us. Kapag may mga ginagawa kami, mga tinatype, no? And mga research, ganyan. So, pero as early as children like you, kailangan na rin nilang ma-practice ito, okay? So remember to save everything. Kahit yung mga binibigay, no? Mga worksheets. Remember to save everything. Baka mamaya kalat-kalat na yung mga gamit natin sa bahay, no? And then, later on, hindi mo na mahanap saan yung ganito, saan yung ganyan, saan yung ganyan. So, mahirap, okay? So, you need to remember to save everything, okay? Next is A, letter A. Ano kaya itong letter A? A. Ask for help if you need it, okay? It doesn't mean na it's online, no? Online class, you do not need to ask your teacher. No, hindi pwede yung ganon. Okay? If you are confused with your task, with your worksheets, you need to ask your teacher. Or, kung si mama nandun sa bahay, you need to ask your mom. Okay? You need to ask for help. Huwag lang maghintay, no? And besides, no, when you ask questions, the more that you will understand the lesson, okay? Kasi ma-explain sa inyo ano yung mga ganit, ano yung ibig sabihin nito, okay? Ask for help if you need it. Just like last time, no, when I'm having my exam sa grade 4, 5 and 6. You know, grade 4, 5, and 6 na yun sila, ha? Pero they are still asking questions about sa test nila. Teacher, anong ibig sabihin nito? Teacher, di ko maintindihan ito. Teacher, paano ito? Anong gagawin ito dito? So, mga ganyan. So, you need to ask for help. Hindi lang, okay na to. Okay na yan. Tapos, mali pala. So, yan. Anyway, that your teachers are always there to help you. So, you just contact them, you just text them, message them, ganyan, para at least mas madali. Okay, so how about I? Okay, so I na tayo. Okay, so yung first kanina, ano? I hope na-remember ninyo, ha? Yung mga sinasabi ko, okay? And then, I na tayo. Okay, so I. Install a reliable internet connection. Ito naging problema talaga, no? Pero you can ask your parents kasi parang sobrang nakaka-disappoint, no? Just like kanina, may emotion doon na disappointed. Bakit kaya siya disappointed? Siguro mahina ang internet connection nila kaya disappointed siya. Okay, so ang nangyari, no? Maybe we can ask your parents, no, to install a reliable connection para hindi naman kayo ma-disappoint, no? Kasi yung mga iba, mga estudyante, kapapasok pa lang, tapos wala na. Or sure, okay? Nakakahiya minsan, no? Nakapasok pa lang, tapos nawawala na si teacher, okay? And the best thing that you can do is to install a reliable internet connection. Okay? Para at least ma-enjoy ninyo yung conversation, yung lesson online. Okay. Next is schedule computer usage time. Okay, so sabi ko nga sa mga dalawa yung anak, tatlo yung anak, para maiwasan siguro yung pag-aaway, argument, siguro, no? You need to schedule your time when you use the computer. So, siguro si ate ngayon muna, o ikaw si cellphone muna, then ako sa laptop, ganyan. Pero kayo schedule para hindi mag-aaway, no? Ito pinaka-ano talaga, no, kapag dalawa kayong magkapatid. Or, ikaw din, kapag mag-isa ka lang, you need to schedule your usage time. No, hindi yung, hala, from morning pa
computer na. Tapos tuloy-tuloy na hanggang hapon, kung hindi pa sabihan ni mama, hindi pa siya mag-stop. No, hindi yun, ganun. Dapat meron tayong schedule. Okay, you follow your schedule. Kailan ka ba gagamit ng computer? Okay, kailan ka mag-stop? You cannot just computer for the whole day. Okay? So you need to limit the use of computer. Kasi alam ba, ano ba yung disadvantage of using computer? Diba? Meron, alam na natin yung mga disadvantages at saka advantages. Okay? Nakakasira ng mata, no? Nakakasakit ng ulo, okay? Minsan nakakahilo. Okay, yan. So you need to schedule. Okay, next. Ano kaya itong E? Oh, so balikan natin ha. P, participate in online discussion. Remember to save everything. Then, A, help if you need it. 4, install a reliable internet connection. And then S, schedule computer usage time. Okay, let's proceed. Kaya naman tayo. Yan. Stop routines and expectations. Okay, so ano ba itong mga routines na to? Okay, establish daw na kailangan. Okay, dapat gagawin mo talaga, okay? Tapos kapag nagawa mo, yan talaga ang susundin mo, okay? So routine, ano ba yung ginagawa mo early in the morning when you wake up? What is the first thing that you need to do? Okay, so pag-gising ba, self-care? Oh, so, hindi, di ba? Kailangan, you need to attend, no? Kailangan maligo, kumain ng breakfast and all, blah, blah, blah. O, yun. So, kailangan mong gawin yun. Pagkatapos nun, you can start doing your mga worksheets na or mga school tasks na binigay sa inyong teacher or kung mayroon kayong online class, so yun na. So, you need to establish, no? Establish routines. So, hindi pwede na ngayon. Eh, Monday, iba yung ginagawa. Tuesday, iba na naman. Thursday, Wednesday, iba na naman, no? O kaya, nauuna yung ganito. Tapos, hindi pwede, okay? So, dapat kung ano yung first thing na ginagawa mo, yun pa rin. Sundan mo lang. Unless, sa everyday, mayroong mga different schedules. But the very first thing that you need to do in the morning is to take care of yourself muna. Maligo muna and all. And be ready. Halimbawa, kung 8 o'clock yung ano natin, yung online class ninyo, then you need to be awake 7:30 at least, di ba? Or 7 o'clock para makaredy ka. Okay, huwag mo nang hintayin na si teacher pa ang gigising sa iyo. Okay, establish routines. And ito, napakahalaga, expectations. Okay, so how many worksheets, okay, do you think you can accomplish in a day? So, dapat meron kang target, no? Meron kang goal. Dapat, today, I can finish 5 worksheets. Okay? So, kailangan may 5 kang matapos na worksheets. Okay? Or, siguro, kung medyo mahina kang, siguro, 4 for a day. Kasi 1 week naman yung nabibigay ni teacher, no? So, kailangan ganoon. So, you need to have your expectations. Pag sinabi ni mama, kailangan makagawa ka ng ganito, so dapat gawin natin. Okay? Or gawin ninyo yon, okay? Or else na magtamba ka na yung mga gagawin ninyo. And then pag Saturday, submission na, hindi pa rin nakatapos. Okay? Establish routines and expectations. Now, about routines, no? Alam ko na inyo, at your age, mga grade 1 to grade 3, no? Hindi pa talaga natatanggal yung toys, no? Hindi pa talaga natatanggal yung mga games, outdoor games man, indoor games, or play, no? So you can still establish routines doing your homework, so your time for your playing games, no? Wag naman hindi balance, dapat i-balance pa rin natin, okay? Sa inyong routine, meron pa rin yung play natin, okay? So, meron pa rin yan. For you to relax, no? Para naman pagka na-relax ka na, then you can continue with your other tasks na naman. Okay? So, establish routines and expectations, okay? Next, the last is set up a good learning environment. Okay? So,
Saan ba, no? Doon sa first pa na ano namin dati, no? When we inform our parents kung ano yung mga dapat na gagawin, preparations and all, we already told your parents about this, no? Good learning environment. Kasi kung maingay ang environment sa bahay, sometimes naririnig namin during online class, no? May mga, wow, ang ingay-ingay ng TV, tapos may nag-uusap doon sa bahay, ganyan. So, hindi siya nakakatulong sa inyo. Okay? So, you need to set up a good learning environment. Huwag doon siguro sa may living room na kung saan nanon mga members ng family, malakas ang TV. Okay? So, hindi pwede yung ganon. And then, we need to avoid also na nandoon tayo sa bedroom or yung sa bed talaga, no? Yung iba online class, nandun sila sa bed nila. Huh? Eh, so hindi pwede yung ganon. Tapos makita nyo, nandun yung mga pillows and all. Okay? Maybe you can put a place or put a table doon sa maybe house, sa side, kung saan may maliwana, ganyan. So doon dapat mag magkaroon ng online or ng table, mga ganyan, para mas maka-concentrate kayo, maka-focus. Okay. So, those are the 7 tips. Okay, so balikan natin, no? Sige, balikan natin. Yan. The first one, the first, participate in online discussions. Okay, participate, letter P. Next. Letter R is remember. Remember to save everything. Yan. Next, ask for help if you need it. Okay, ask for letter A. Then install a reliable internet connection. Okay, so install, letter I. Then S, schedule computer usage time, especially sa mga magkapatid or mas marami pa. So, schedule, letter S. Letter E, establish routines and expectations. And the last, what is this? S? Yes, set up a good learning environment. Okay, so, yan na yung mga 7 tips natin. Okay, but do you know in the Bible, siguro alam ninyong story na ito, okay? It's about the story of David and Goliath. Now, for you kids, you feel stressed, no? Na-stress kayo sa mga worksheets, sa mga school tasks na binibigay namin, no? So, na-stress kayo doon. And, but do you know in the Bible, there was also a boy like you, si David. Okay? Na-stress din si David kay Goliath, no? So sabi niya, sino itong Goliath na ito na ano, o palagi dito na nang gugulo sa amin, no? So yan, na-stress din si David. Okay, na-challenge din siya, paano niya ito madi-defeat, paano niya ito kakalabanin. Okay, so he made some steps, okay, ano yung mga tips na dapat to be able to defeat Goliath. Okay, and finally, with the help of God, natalo niya si Goliath. Again, with the help of God, natalo niya si Goliath. So, these challenges, we can also think of this na mga Goliath ito sa atin, no? Goliath ito sa atin, para siyang si Goliath, no? Kasi mga challenges na ito. So, we can imagine na para siyang si Goliath siya. So, ano yung mga gagawin natin? Okay? So, do we need to cry? Do we need to be was that mag-tantrum? Okay, so si David hindi niya ginawa yon. Okay, si David think of something that he can really defeat Goliath. Okay, so siguro you can maybe you can read your Bible siguro to know more about the story of David. But finally, with the help of God, he prayed and asked God's help. He was able to defeat Goliath. So it's just the same thinking, okay? So itong mga ginagawa natin ngayon, mga worksheets, mga school tasks,
we can also overcome all these challenges. But the only thing we need to do is, we need to, siyempre, apply natin yung mga tips. And of course, we do not need to forget God. Okay? We need to trust God. Okay? So, before I end, no? So, ito yung aking verse sa inyo. Okay? Ah, ito pa pala. Nobody knows when this pandemic will end. Okay? So, may nakakaalam ba? Wala. It's only God. Okay? Nobody knows, no? Kahit mga ano nga, yung mga scientists, mga experts, they do not know when. Okay? So, we just need to be patient. We just need to trust God. And we just need to, siguro, do something, no? Tulungan natin yung sarili natin. Okay? Tulungan natin yung sarili natin. At tulungan din natin ang mga parents natin. Okay? So, we do our responsibility. We do our task. Okay? So, we need to focus, no? Kasi, again, nobody knows when this pandemic will end. It's only God who knows. Okay? It's na lang nakakaalam. Okay? So, ang sa akin yung, ano lang natin, yung sarili natin, paano ba natin ito? Tutulungan yung sarili natin, of course, with, again, with the help of God. Okay? So, before I end, I want to leave this verse to you. This is one of my favorite verses in the Bible, no? Pag may problema ako, ito talaga yung binabalik-balikan ko. And I hope you too, no? You will also be inspired, okay, as you read this this verse today. James 1:12 says, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Again, blessed thou, happy. Happy is the one who perseveres, under trial, because trial, itong mga challenges, problema, having stood the test, kapag tagumpayan mo, you have overcome it, that person will receive the crown of life. Ano kaya itong crown of life na ito? Of course, itong sinasabi niya dito, it's in the future, no? Pero, pwede rin natin siyang ma-apply after nitong pandemic. Ano kaya itong crown or ano kaya itong reward na matatanggap ninyo? Okay? So, you need to parang titingnan ninyo, what do you want to receive or what do you want to achieve? What do you want to have after this pandemic? Kapag natapos na ito, ano yung mga siguro wish mo, no? Ganyan. Also, we do not know, di ba? That person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, again, okay, children, I hope that you learned something today, no? Kahit na very short yung ating ang ating sharing, okay? But I hope this will help you face the challenges, everyday challenges of your classes, no? So, mga subjects ninyo. And so, again, I hope that you will continue, like David, to trust God, eh? Continue to follow the tips given you, the praises, and in the end, okay, you will receive maybe reward or maybe a gift from your parent. We do not know. So, expect that, kids, to happen if you do your best. So, for now, I just pray na you will still be doing good, no, in your class. Katulad din sa klase natin noon na face to face. So, yan. And this time, I will end my sharing with you. So, God bless everyone. I hope you learned something from me. Okay? Thank you. Okay, thank you, Teacher SP. Now, kids, it is now your chance to ask our dear speaker. If you have questions, you may type your questions in our comment section.
As of the moment, wala pa akong nakikita mga tanong dito. So may mga gustong malaman pa or mga tanong na confused kayo, pwede kayong mag-type sa ating comment section. Sige! Yung may mga tanong, pwede na mag-type. Ngayon, meron tayong 48 viewers ngayon dito. So I hope you enjoyed watching and learned something sa sinabi ni Teacher SP kanina. And sana nakatulong ito sa the rest pa na ating i-face, okay? I know na second quarter is approaching, so hindi magiging madali ito. Kung nahirapan tayo the first quarter, malamang baka din mahirapan tayo for the second quarter. So I hope talaga na nakatulong yung mga tips ni Teacher SP sa atin, no kids? Ayan, sige. I hope you are typing na your questions kasi parang wala pang nagtatanong. Kasi kung walang magtatanong, I guess, may magtatanong kaya. Advisors, our dear advisors, please encourage our kids to ask kung may mga tanong sila. Thank you. I think walang mga tanong. Siguro we can post our ano na lang teacher, our announcement. May mga announcement ba tayo? Wala mga tanong? So sige, let's share the screen for our announcement we have. Okay, so wala na po bang magtatanong? Yan. Okay, thank you again, Mother SP. Mother SP talaga ang tawag namin kay Teacher SP, no? Okay, sa kanya kami humihingi ng mga gabay, no? Or advice if ever we have mga issues din sa aming life. Okay? Thank you for your life, Teacher SP. Allow me to read the certificate for you. Naginandahan ko talagang pag-layout, no? Just for our Teacher SP. Sige nga, Teacher SP. Ebenezer Bible College and Seminary Incorporated, Upper Kalarian, Zamboanga City, presents this Certificate of Appreciation to Esperanza DC Manantan, LPT, for her invaluable service as a source speaker of the webinar on coping with the challenges of the new normal education held on November 18, 2020. May the Lord reward you for what you have done. From Ruth chapter 2, verse 12. Signed by our principal, Teacher Mona Rose R. Martin, and yours truly, Teacher Stephanie Lindy Bulatag, Guidance Coordinator. Thank you, Teacher SP. Thank you, Teacher Steph. And thank you, kids. Again, sana may na-learn kayo sa mga shinare ko this time, ha? Hey, thank you.